Congress earmarks a certain portion. Kinokolekta ng ahensya ang revenue, dinedeposito sa treasurer. Habang hindi ginagamit ang cash, gagamitin muna ang cash sa pagpapatakbo ng buong government. Hindi ko po talaga matanggap na pwedeng gamitin po yung pera na in-earmark natin for a specific thing, kahit ba hinihiram lang ito sandali. Like I said, hindi ba ito parang DAP that was declared unconstitutional by the Supreme Court? Paano natin babayaran ang sweldo ng ating mga page, ang sweldo ng mga government employees? Wala po tayong ibabayad sa inyo na sweldo kung hindi natin gagamitin ang cash na yan. Pero at any point in time that an agency demands those earmarked revenues, the Treasury must be able to make those funds available. Ganyan po ang ibig sabihin ng earmarked revenues. Madam Speaker, saan po nakasulat na gano'n ang ibig sabihin ng earmarked revenues? Na pwede siyang gamitin pag hindi ginagamit pa. Bawat earmarked revenue may batas. At walang blanket authority doon na sinasabing pwede mo munang gamitin habang hindi ginagamit ng agency. Gusto ko lang po makahanap ng legal basis. Mula umpisa, sabi po sa akin kasi kanina ni Madam Sponsor, itanong po daw po sa DOJ kasi legal question. Eh, kaya po ako nagtatanong dahil ako, nandito tayo sa Kongreso, tayo dapat ang gumagawa ng mga batas eh. Eh, ginawa natin yung batas to be earmarked for a certain fund. Pero because kailangan natin ng pera, gusto natin gabitin at galawin. Eh, ang tanong kasi, ano ba ang legal basis kung pwede ba natin talagang gamitin itong pondong naka-earmark para sa isang bagay? Yung cash. Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Yes, Madam Speaker, thank you for sharing your thoughts on the matter. I have exhausted my opinion on this. As I said, there's the DOJ. Perhaps you can weigh in on this and the rest of the members on the matter. Talaga pong humihingi po ako sa Committee on Appropriations. Baka dapat bago po natin ipasa itong batas na ito, itong General Appropriations Act, once and for all, let us settle the issue of earmarked revenues. Year in, year out, iba-iba po ang sagot sa atin ng DBCC. Last year, sinabi, hindi ginagamit yung pera. The other year, sinasabi, naka-intact siya. Then all of a sudden, this year, ginagamit na yung pera. Dati, sinasabi, hindi siya nag-earn ng interest. The following year, nag-earn ng interest. Tapos bigla ngayon, nawawala na naman yung pera, hindi ginagamit. At iba-iba yung sagot. So, but at least one thing is now clear. They said that they are using the money for habang siya ay hindi ginagamit for the purpose it was intended. Kaya, Mr. Speaker, ayaw naman po natin na ma-question tayo sa Supreme Court. Tayo po ang may power of the purse dito. Ayoko rin naman na yung pera, hindi natin alam kung kailan hiniram at saan ginamit nung hiniram. At paano po ang pananagutan kung hindi na kayang ibalik? Ito po yung mga kasagutan na I think has to be settled before we pass the GAA, Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Sana po, as a sponsor of DOJ, pagtulungan po natin ito. Gusto ko lang pong ilagay sa tama, the one fund concept is a beautiful concept which was passed as a presidential decree during the time of President Marcos Sr. in 1977. Hindi pa po ito na-amend hanggang ngayon. Na-overtaken na po siya. So it's something that maybe we should take a look at here in Congress kung talagang ngayong sinasabi na ginagamit itong pera na hindi pa kasi kailangan ng pinagagamitan. I just want na maayos ito para may matinong sistema and transparency. Again, it has to be reported to us. There has to be transparency every time they use the money. Madam Speaker, Madam Sponsor, tama po ba na pwedeng gamitin ang earmarked revenues ng national government wherever it pleases? Yun ang practice po ng natin. But let me explain. Madam Speaker, yung tanong ko po, hindi kung practice siya or hindi. Tama po ba na ginagamit natin ang earmarked revenues for other things other than specified in the law? Madam Speaker, if I may be allowed, yes. Parang po siyang, if I may use a comparison, parang pong kung tayo po ay nagde-deposito sa isang bangko, nagdeposito tayo ng 100 piso, iniwan natin sa bangko yung ating 100 pesos. Habang hindi natin kailangan yung 100 pesos na yan,
ini-invest ng banko yung 100 pesos na yan. But at any point in time that we demand 100 pesos plus the interest, dapat ibibigay sa atin ng banko yung pera natin. At any point in time that we want it, it must be available. So ganun po ang konsepto ng earmarked revenues. Congress earmarks a certain portion, inokolekta ng ahensya ang revenue, dinedeposito sa treasurer. Habang hindi ginagamit ang cash, gagamitin muna ang cash sa pagpapatakbo ng buong government. Kasi po, ang pangongolekta ng buwis, hindi naman po January 1. Meron na tayong buwis. Paano natin babayaran ang sweldo ng ating mga page, ang sweldo ng mga government employees? Wala po tayong ibabayad sa inyo na sweldo kung hindi natin gagamitin ang cash na yan. Pero at any point in time that an agency demands those earmarked revenues, the Treasury must be able to make those funds available. Ganyan po ang ibig sabihin ng earmarked revenues. Madam Speaker, saan po nakasulat na ganun ang ibig sabihin ng earmarked revenues na pwede siyang gamitin pag hindi ginagamit pa? Kasi malinaw naman po, earmarked accounts and funds are not, sorry, the legal basis of an earmarked revenue could be a law, a presidential decree, or international agreement. Bawat earmarked revenue may batas at walang blanket authority doon na sinasabing pwede mo munang gamitin habang hindi ginagamit ng agency. Gusto ko lang po makahanap ng legal basis. Mula umpisa, asan po ang legal basis na sinasabing pwedeng gamitin ang pondo na in-earmark natin for another thing? Kasi yung cash naman, hindi pa ginagamit ng ahensya. So, hiramin ko muna. Eh, paano kung hindi ko na maibalik? Paano kung hindi na tayo makautang? Hindi po ba pag regular ka na tao, ginamit mo ang pera na hindi para doon? Qualified theft na to. O kaya, pwedeng technical malversation of funds if you use it for another thing. Ang tawag po dun sa libro ay book of accounts. So, may book of accounts at nandun naman po maliwanag ang balanse. So, at any point in time na kung na-question... Madam Speaker, ulitin ko. Ano pong batas ang nagsasabi na pwedeng gamitin pangsamantala ang earmarked revenue? So, hindi po ginagamit ang revenue. Maliwanag po yun. Yung pera, Madam Speaker. Saan po sinasabing batas na yung cash na nakolekta ng isang collecting agency para sa isang bagay na naka-earmark? Kaya po tayo nagpasa ng batas sa Kongreso. Gusto ko itong SUF para lamang sa free wifi. O meron na siyang 24 billion na cash na nakadeposito. Pero sabi nga, yung cash na to nawawala na kasi ginagamit siya habang hindi pa ginagamit ng free wifi. Hindi ko po talaga masettle sa utak ko kung paano pwedeng, kung ano, yun lang naman tinatanong ko, ano po bang batas ang nagsasabi? Yung cash na para sa free wifi, pwede munang hiramin ng national government para gastusin sa ibang bagay nang hindi nagpapaalam sa tamang or walang proper documentation. Madam Speaker, una sa lahat, napag-usapan na natin ito at maliwanag naman na at any point in time na kailangan na ng DICT ng additional funds para sa free wifi, they may request. Madam Speaker, maliwanag po yun at katulad din doon, Madam sa Speaker, fire trucks. So lahat po yun ay pwede. So yun ang sistema po ng paggamit ng accounts, sa special accounts in the general fund. Ganun po ang sistema. Pero kung meron pong legal question ang ating kagalang-galang na BH Herrera, nandito naman po ang DOJ, judiciary. Pwede po siyang magtanong ng legal opinion, ng opinion mula sa DOJ, because that is really beyond us. Hindi po ako makakabigay, hindi po kami makakapagbigay ng isang legal opinion. Yun ay pwedeng hingin sa DOJ
Madam Speaker. Madam Speaker, Your Honor. We are the power of the purse here. Tayo po ang nagpasa ng batas. Yung pera na in-earmark natin, mahirap po na ginagamit. Tapos pagkailangan na, sasabihin mo, pagkailangan na nandyan. Paano kung wala? Hindi ba ganun yung mga estafa cases? Hindi ba ganun yung mga pyramiding scams? Na pagka umutang ka ng pera, for such a, di ba, tapos biglang pagkailangan na, hindi mo na makuha. Pwede mo i-demanda yung taong yun. Ang sinasabi mo kasi, at any given time, ang defense mo is at any given time, pwedeng hingin ng free wifi yung budget. Eh, paano kung walang pera ang gobyerno? Sa akin, hindi yung it's readily available. That's not the point. Ang punto dito, pwede bang gamitin para sa ibang bagay ang cash na inalat ng Kongreso para sa isang particular na bagay? Hindi po excuse yung sasabihin natin, available naman pag gusto ng ahensya eh. Anong difference ito dun sa DAP? Well, ang tawag po dito, Madam Speaker, ang tawag po dito ay cash management by the national government, and this is under Executive Order number 449. Yan po ang mandato ng ating National Treasury. So, kung meron pong legal question na gustong pang talakayan ang ating kagalang-galang na Paige Herrera, ay pwede naman niyang itanong sa Supreme Court kung gusto niyang talakayin pa ito. But as far as we are concerned, at any point in time na hihingin ng ahensya, ang earmarked revenues na yan, dahil maliwanag po, mas maliwanag pa sa alas 8 ng umaga, ang balanse nila, ay demandable po yan. Madam Speaker, hindi nga po maliwanag sa tirik ng araw yung balanse. Alam mo yun. Hindi maliwanag kung magkano ang balanse ng mga earmarked revenues dahil natatraffic sa Bureau of Treasury. You and I both know that. Natatraffic ang kanilang balanse sa Bureau of Treasury because nagagamit ang pera tapos naghihintay ngayon ng balancing or reconciliation. Madam Speaker, this is not a legal question. It is also a management of cash question. Dahil at the end of the day, nangungutang nga tayo dahil kulang yung pera natin eh. So paano kung biglang may magandang programa ang isang departamento? Can we assure them that there's cash? So bigla tayong we earmark this certain, in-earmark natin ito sa bawat use niya. Kasi gusto nating i-make sure that the money is there at lagi siyang pwedeng gamitin. Tandaan natin, if yung humihiram ng pera ang may control kung anong ibibigay niya, then magdadamot ako ngayon sa pagbibigay kasi ginagamit ko eh. So they have the control eh. If you have the control, diba, kunwari ikaw ang may control ng pera, kung ano ang pwede mong gamitin at hindi, tapos may humihinging ahensya sa'yo, kung ginagamit mo yung pera, hindi ka magiging generous sa ahensya ibigay kahit mayroon silang tamang programa. Kasi you're making use of the cash available.